everyone and welcome back to our channel. So ayun, sa mga bago po dito sa channel namin, welcome, welcome. So I am Mami Kara and welcome for another video. So for today's video guys is as yung sinabi ko last video natin na i-share ko sa inyo kung ano yung mga tinatake ko or iniinom ko as a breastfeeding mommy. So ayun, a little disclaimer, hindi ibig sabihin na pwede sa akin or tinatry ko is pwede din sa inyo. So yun, you have to consult then your OB and you have to consult a doctor muna before you try anything na makikita nyo sa video na ito. So lahat ng makikita nyo ditong products is ginagamit ko talaga and iniinom ko talaga siya. But before anything else, sa mga bago dyan, don't forget to hit the subscribe button and of course the notification bell para lagi kayo updated sa mga uploads namin. Kung matagal na kayo nanonood dito sa aming channel, alam niyo na nag-start akong mag-take ng malunggay capsule. I think 36 weeks ako. And syempre kasi I am parang inaano ko yung sarili ko, kinokondition ko na breastfeed ko si baby para ma-ready yung body ko na mag-produce ng milk paglabas ni baby. Nung buntis pa lang kasi ako, I started parang researching kung paano ba parang syempre pagbuntis ka talagang puro search ka kasi as a first time mom ng mga gagawin mo or mga supplements na pwede mong i-take for you to ready your body for breastfeeding. So since dedicated ako to breastfeed my baby, and as you all know, nagbe-breastfeed ako ngayon. Ang tinatake kong malunggay capsule is itong mega malunggay. Based sa mga mothers then and breastfeeding mommies or even pregnant mommies, like sa 36 weeks, I think it's safe na to drink this supplement as per them ha. Pero of course, as your OB pa rin before taking anything. Oh, I started taking once a day. Tapos ika 38 weeks, 2 times a day. And then, nung nakapanganak na ako, tinry ko 3 times a day, but nireduce ko na lang siya as 2 times a day. Kasi, natakot ako baka mag-oversupply ako. But, yun, parang ginawa or ginamit ko na lang siya as supplement. Kasi, ang mga ulam ko naman is may mga malunggay. So, I'm taking tea and other supplements. So, and i-share ko sa inyo. So, ito, product na to is malunggay siya. So, ayan, moringa oleifera plus sodium ascorbate. So, meron siyang parang vitamin C. 600 milligram na siya. Ang claims nitong product na to kasi is mega malunggay is a health food supplement. Highly nutritious antioxidant. It contains essential nutrients and known to help protect cells from damage. Helps prevent iron deficiency anemia and enhances lactation of nursing mothers. So, ayun. Kaya ko siya tinitake ngayon. Kasi, yun, it enhances lactation of nursing mothers daw. And ito kasi, ang maganda dito sa mega malunggay na brand, meron siyang sodium ascorbate or yung non-acidic na vitamin C. So, it acts as an antioxidant also. So, ayun, guys, actually, nung nasa clinic pa lang ako, nung pinag-anakan ko, nagreseta na sila ng malunggay capsule talaga. Kasi, di ba nga, nakwento ko sa inyo, nung first day ko talaga, after giving birth, wala talagang gatas sa dede ko. Like, pinisa pa nung... Pinisa? Tawag term. Piniga din nung... Or parang pinindot. Ang pangit ng term, pinisa. Parang pinisil. So, yun. Pinisil din nung nurse or nung midwife yung... Ano ko, wala talaga siyang gatas. Or wala talagang lumabas. So, ayun. Nagreseta sila ng malunggay capsule. So, good thing din kasi meron ako sa bahay nito. And ito yung brand talaga na iniinom ko. And yeah, ito nire-recommend din kasi ng mga breastfeeding mommies or other mommies din na nakakausap ko or nababasa ko online. So, ayun. Yan yung isa sa iniinom ko. And of course, guys, ano pala, Milo din. Sabi din kasi nila nakakatulong din daw yung Milo. So, first few days after giving birth, umiinom ako ng Milo. Kasi parang twice a day, umaga at gabi, umiinom ako noon. And even madaling araw, umiinom din ako kasi mainit. And yun, sabi nila na nakakatulong din daw yung pang boost ng milk. Ayun, days after taking Milo kasi, and nanaman ko na meron palang hot drink din akong pwedeng inumin na claimed by other mothers. Nakakatulong din daw to boost their milk supply. So ayun, di naman masama ko, itatry ko din. So ito yung tinry kong tawag dito, Mother Nurture 7-in-1 Malunggay Choco Mix.
So, malunggay na naman. So, ayun. This is a lactation aid made from locally grown and natural ingredients. So, ayun. Philippines' first lactation coffee mixes. Meron tong coffee and meron din siyang chocolate mix. So, pinili ko na lang or binili ko is this choco mix. So, ito pala guys, nabili ko sa Shopee. And hanap lang kayo ng authorized na seller sa Shopee. Marami to sila doon. Sarap nito guys. Natikman ko to ha. Coming from me, ang sarap nito. Na pag mainit, tapos hindi mo malalasahan yung malunggay. Parang chocolate drink lang talaga siya. So, ayun, ang sarap. So, ayun. Ano ba to? May nakalagay dito na stevia, malunggay, ashitaba, and goto cola. I don't know what's that. Ah, ito pala. Stevia daw is an herb that has sweet taste and it is a healthy substitute for sugar because it's completely natural. So, ito pala is natural from locally grown natural ingredients. So, ito din yung isa sa nagustuhan ko. Tapos, malunggay. May malunggay din to. So, yun. Alam naman na natin na it helps nursing moms to boost their milk supply. Ashitaba naman is a medicinal herb that with power to supply vital nutrients. So, it is an antioxidant daw. It enhances production of nerve growth factor and helps nursing moms boost their milk supply din. So, yun. And goto cola, the most spiritual of all herbs. Boost circulation, strengthens memory, rejuvenate both liver and kidney, and daming claims. Helps relieve mental fatigue. If pregnant ka daw, best to consult your physician daw muna prior drinking these products. And nakalagay for best results, lalo pag mga nursing mothers na, we recommend drinking 1 to 2 cups daily. So, ayun, nagtitik na ako nito ng 1 to 2 cups daily. Ayun, guys, yun yung isa din sa iniinom ko na I think mas healthier siya sa Milo. And, yeah, wala namang masama kung itatry ko kasi okay din naman na uminom. Ay, talagang ako ah, kasi lamigin ako. And pag may kasama kang matanda sa bahay, kailangan papainumin ka talaga ng mainit lagi. So, ayun lang. So, next naman is this M2. This was recommended to me. So, itong M2 na to, actually, di ba na-recommend dito ng other mommies sa akin? And sa, ano din, sa ibang mga groups na sinalihan ko din sa Facebook, na sinabi nila that they are taking this M2. So, ito ay malunggay okra luya concentrated drink sweetened with muscovado sugar. Pwede siyang cold or hot. Actually, hindi ko pa ito natatry, itong concentrated. So, ayun, mamis. Ito yung natry ko na product pa lang. Hindi ko pa ito. Ito, binili ko to kasi concentrated. Mas mura siya. Kasi concentrated na, pwede ko na lang din itimpla or what. Feeling ko mas masarap kasi may lemon. Or, lagyan natin na kalamansi. Masarap to pag hot. Parang tea lang din, di ba? And ito yun, natikman ko na siya. Ang lasa nito, mga mamis pala, is ano siya? Hindi siya matamis. Hindi siya matamis, pero ano, parang muscovado sugar nga. Okay naman siya. Okay naman para sa akin. Sa anything for our baby, tatry ko talaga. And meron siyang mga ano, may mga, kita nyo ba? Ito, oh. Tawag ito, parang mga herbs. Since meron tong malunggay, yun, itatry na din natin to, mamis, to help us boost our milk supply. Diba? And mamis, ang itinatake ko pa pala, syempre hindi lang naman yung mga supplement na yan ang aking mga tinatry. So, syempre, mas maganda pa rin kung talagang fresh malunggay or sabaw talaga yung kakainin natin or iinumin natin. Yun yung mga kinakain ko, talagang first few, ano ko talaga, walang kamatayang tinolang manok. Ayun, lahat ng putahe or lahat ng ulam dito sa bahay ngayon is may malunggay. May sabaw ng malunggay. And then, umiinom din ako ng malunggay tea. Yung gawa-gawa lang namin sa bahay. Binakulo ang malunggay. Silalagyan namin ng honey. Pero mainit, hot. Kung yung mga tinitake ko talaga, lahat dito, may malunggay. Yung mga tao dito, magkakagatas na talaga. Kasi sila nakikimalunggay tea din. Nakikiinom din sila ng mga malunggay-malunggay dito. Kasi puro malunggay talaga nandito sa bahay. So, ayun. Other than taking supplements, sabi nila oats daw nakakatulong. So, kumakain din ako minsan ng oats before taking my main na, ano, main almusal. But yun, nakakatulong din pala yun to boost our milk. Sabi nila ha, kiniklaim nila yun ha. So, wala namang masama ako. Itatry ko din, oats naman yun. And, ito din. Sa isang group sa Facebook ng mga breastfeeding na mothers or pumping mothers. So, ayun, they are taking or they are eating also ganito. Oats na
cookies or anything na cookies na mayroong oats or yung may mga rolled oats na cookies, yung Quaker oats, tapos yung mga ano ba yung drink na oat or milk drink na may oats, yun, nagtitake din sila nun, pero hindi pa ako nakakabili nun, so yun. And ito, mga ganitong product, yun, kinakain or kinatake ko din. For me naman, wala namang masama din na itry ko itong mga lactation goods na to or lactation supplements na to, kasi as per checking naman, more of parang natural ingredients naman sila. Para sa akin lang yun, ha. And I think wala namang masama, siguro, kung magtitake ako nito, para sa akin, feeling ko, pag nag-take ako nito, it will help me parang boost my milk. Pero, hindi ako talaga 100% sure kung talagang nakakatulong. But para sa akin, since I'm taking this, iniisip ko na din siguro, or nakakatulong na din, yung pag-iisip ko na parang nag-take ako nito, or nag-ano ako nito, kumain ako nito. So, parang may gatas ako. So, na-positive pa rin na parang naiisip ko na may gatas ako since, di ba, I am exclusively breastfeeding my baby. So, ayun. Pero, I think mommies, ang nakakatulong talaga or ang makakatulong ng talaga to boost our milk is yung talagang mayat-mayang pagpapadede sa baby natin. I think yun talaga yung number one. I think kahit nga wala itong mga products na to or wala itong mga lactation goods na to, ay makapag-produce pa rin tayo ng milk sa babies natin. Kasi, syempre, may mga mommies nga akong kilala din na hindi naman kumakain ng ganito or umiinom ng malunggay or what. Pero nakakapag-produce sila ng milk sa babies nila. So, ayun. I think, ano to, placebo effect lang to. Kumbaga, parang inisip mo kasi may ininom ka or may kinain ka, kaya meron ka mapoproduce. So, ayun. Feeling ko placebo effect lang yun. Ang number one lang talaga, ang advice ko sa inyo is, of course, feed on demand talaga si baby. Only pagpapadede, only latch talaga. Tapos, inom tayo ng maraming tubig. Keep ourselves hydrated. Nakakagutom at nakakauhaw kayo magpadede. Mayat-maya ang gutom ko din eh. Pero totoo talaga kasi ganun din yung ibang mommies eh. Mayat-maya din sila kumakain, gagugutom kasi. And I think isa pa talagang makakatulong sa atin if as a mommies, kailangan maging healthy tayo by eating healthy foods din. And yun nga, hydrate ourselves. And of course, feeling ko talaga ang pinaka nakatulong is yun nga, maging positive lang tayo and know na kaya natin mag-produce ng milk. Ang sabi nga nila is ang pag-produce ng milk natin is depende sa demand. Depende sa demand ni baby. So, the more na magpapadede ka, the more na magsusupply yung katawan mo or the more na magkakaroon ng signal yung body mo to produce more milk for your baby. So, ayun lang, number one siguro. That we need to be positive and padede lang tayo ng padede para lumakas yung supply natin. So, ayun. Yun lang naman, mommies. So, ayun lang, mommies. I know that breastfeeding is very, very, very hard and sobrang matrabaho talaga siya. Sobrang hindi. Kumbaga parang mahirap na trabaho. But if magagamay naman natin, pakunti-kunti, yun, makakaya naman natin yun. And isipin lang natin, positive lang tayo for our baby. Kasi mas talagang naniniwala ako, mas healthier pag breast milk talaga yung ipapa-nurse natin sa ating babies. Wag lang tayong sumuko. I know that sobrang hirap talaga magpadede. Nakakwento ko naman sa inyo na muntikan na din akong sumuko. But kung positive lang tayo and may support system tayo or may mga taong nakapalibot sa atin na magsusupport talaga sa gusto natin, like magpapa-breastfeed or mag-cheer talaga sa atin to breastfeed our babies. So yun, yun yung feeling kong isang nakatulong din sa akin. Kaya ako ngayon, until now, nagpapa-breastfeeding pa rin kami ni baby. So ayun. That is all, mga mommies. Kung pregnant man kayo, I hope na i-goal ninyo na magpa-breastfeed kay baby kahit gano'n pa kahirap yon first few days na ma-experience ninyo, like, darating yung point na sobrang ayaw mo na. Gusto mo na mag-give up or talaga mapapabili ka na ng gatas. But, ano lang eh, parang kailangan mo talagang pagdaanan yung hirap talaga or yung challenge na yun sa papapadede for you to parang magamay or mapagtagumpayan mo yung or ma-overcome mo yung hirap. At ano pa, isa pa palang ano ko sa inyo is i-educate natin yung sarili natin, mga mommies. Kasi kung wala tayong alam, like hindi tayo nagbabasa regarding breastfeeding or regarding proper positioning, latching, pagpapadede,
talagang susuko tayo. But kung educated tayo, we're educated enough tayo, proper positioning or proper pagpapadede, yun. Mapapagtagumpayan natin to kung kahit gaano pa kahirap magpadede. So, ayun lang, mommies. I hope na nagustuhan nyo tong video na to and marami sana kayong natutunan. And nga pala, kung bago man kayo, please don't forget to hit the subscribe button. And of course, i-share nyo din sa ibang mommies itong video sa to kung nagustuhan ninyo. And nga pala, don't forget to follow us on our Instagram account kasi dun kami lagi nag-update. So, ayun mga mami, share ko lang sa inyo kasi may nagpadala sa akin ng product that I think makakatulong sa akin as a breastfeeding mommy. And they sent me this for me to try. So, this product is from Teami. Meron silang mga iba-ibang products but they sent me this Teami Nursing Teas. So, this is caffeine-free. Mga mami, makakatuwa kasi caffeine-free siya. So, na-excite ako dito sa product na to kasi as a nursing mother, as a nursing mom, or hashtag padede mom. So, ayun, I'm sobrang excited to try products that is, or that are going to help me boost my milk. So, ang cute lang, ang galing lang nito kasi ang sabi dito is, Teami Nursing is a light, delicious blend of four breastfeeding moms. So, lactation Teami support milk supply, milk flow, and more with supporting herbs called galactagogues. So, ayun, ang benefit nito, basahin ko lang mommies, ang claims nito is it helps support milk supply, 100% natural, which is very, very good, dairy-free, preservative-free, soy-free, GMO-free, and it has no caffeine. So, caffeine-free siya. Ang nakakatuwa lang dito is it has ingredients na very natural. And as you can see, nakalagay dito is may main ingredients sila na fenugreek. And alam niyo naman ako, sobrang mahilig ako magbasa-basa. Hindi ko alam kung tama yung pagkakapronounce ko. But upon, parang naalala ko lang that there's this doctor na sinasabi na aside from malunggay daw, ang may claims din daw na nakakatulong daw itong fenugreek na to to boost our milk supply or to boost mother's milk supply. Pero ang sabi ng doctor na yun is hindi locally available itong fenugreek na to and medyo pricey siya. So ayun, nakakatuwa kasi they sent me this and sobrang excited akong itry to. And nakalagay dito, amount per serving, 0 calories. Wala din siyang saturated fat, walang trans fat, walang sodium, walang carbohydrates, walang sugar, but yung ingredients niya is very natural, fenugreek. They sent me this, Teami Nursing na to, and their tumbler, cute tumbler, Teami. Tapos baby pink or pink pa yung pinili kong tumbler. So, I am going to try this ngayon, and pakita ko sa inyo, or share ko sa inyo kung anong lasa, sarap ba siya, or what. So, ayun, try natin siya later, ha. Na-try ko na siyang itimpla dito sa tumbler. Ooh. And, yun siya, oh. Super natural ingredients talaga siya, oh. Ang galing. Anyways, yun. Titikman na natin siya, guys. Directions pala nito is place 1 teabag in a cup or a tumbler and add hot or boiling water and steep mo siya for 5 to 10 minutes for maximum benefits and flavor. So, ayun. Naka 5 minutes na ako and yun, tinatry ko na siya. And for me, honestly, or honest review, is masarap siya compared dun sa tinitake kong raspberry tea leaf alone. So, eto kasi meron din tong raspberry leaf tea, merong fenugreek, lemon balm, saka chamomile. Galing! Kaya pala parang ganun yung lasa. Init. Yun, sarap. Masarap siya, in fairness. Promise. Yun, kung gusto nyo itry to guys with me, so please visit teamiblends.com and use my promo code MAMAKARA20 for you to get 20% off. So, here's our baby. Hello, baby. Hello, Yana. Andito kasi kami natulog sa room namin kagabi para maiba naman yung vibes. Hello, my love. Sinisinok. Ayun, may mga baby acne si baby ngayon, but as per her pedia, mawawala din naman daw. Hello, my love! Oy!
yun lang, guys. I hope na nagustuhan nyo tong video na to. And yeah, don't forget to hit the like and subscribe. And see you all on our next video. Bye-bye! No!